Huwag ka mag-alala. Si Lord na magpapadala ng mga tinatawag nating parokyano mo. Si Lord na magpapadala ng mga customer mo. Huwag ka mag-alala. Siya ang magpapaabot sa iyo sa kota. Huwag ka mag-alala. Siya magpo-promote sa iyo sa iyong trabaho. Huwag ka mag-alala. Sabi niya ng Panginoon, maging matuwid ka lang. Maging matuwid ka lang. At ako ang iyong kakampi. Kahit may kumakalaban sa iyo, hindi sila mananalo sa iyo. Pangalawa, sabi itong pagpapala, kapayapaan at katagumpayan sa iyong mga kaaway. O verse 6, sabi po rito, ang sabi po rito, magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain at mahihiga kayo, matutulog kayong tahimik at wala kayong katatakutan. Aking aalisin sa lupain ang mababang isna, hayop, at hindi daraan ng tabak sa inyong lupain. Hahabulin nyo ang inyong mga kaaway at sila'y mabubuwal sa harapan ninyo sa pamagitan ng tabak. At ang 5 sa inyo, hahabol sa 100. At ang 100 ay hahabol sa 10,000. At ang inyong mga kaaway ay mabubuwal sa harapan ninyo sa pamagitan ng tabak. Take note. Grabe ah. Isa, pahabol sa 100. Ibig sabihin nun, kung 5 kayo, di ba, 5 kayo, ay tagbe-20. 1 is to 20. Isipin mo, hindi kami tutumba ng 20. At kung 100 kayo, 10,000, hindi ka kayang italunin. Praise God. Kahit may kaaway kayo, do not fear. Sabi ng Panginoon, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Tandaan nyo kapatid, si ano nga, naalala ko to eh, si Gideon, natatandaan si Gideon, 300 lang sila, 300 lang si Gideon, tapos libo-libo mga kaaway. Ang ginawa lang nila, may dala lang silang sulo, may trompeta at sulo, wala pa nga sila dalang ano nun, hindi pa nila ginamit yung tabak, ang dala lang nila, trompeta at sulo. Tinago nila yung sulo doon muna sa banga. Naglakad sila, so hindi nakita ng kaaway kasi madilim eh. Tapos nung malapit na sila, pinalibutan na yung kaaway, 300 na sila, binasag nila yung sulo at saka nilabas yung ano, yung kanila mga sulo. At sabay-sabay na ng trumpeta, nakakatawa. Yung mga kaaway, hindi na kinakailangang maging katunggali sila Gideon. Yung mga kaaway, sila-sila nagpatayan. Take note of that. Hindi na kinakailangan dungisan pa nila Gideon ang kamay nila ng dugo. The enemy itself kills themselves. Amen? So, malinis pa rin ang kamay ni Gideon. Hallelujah. The same thing sa atin. Kapatid, kusang mabubuwal ang iyong kaaway. Puro salita lang yan. Puro banta lang yan. Puro pananakot lang yan. Pero lahat ng pananakot nila, babalik sa kanila. Kapayapaan. Kapayapaan at hindi ka dapat matakot. Amen? Amen. Pangatlo, sabi po rito, ang pabor ng Diyos ay sa atin. Alam niyo, pag may pabor ang Diyos sa iyo, angat ka. Tandaan natin to, lahat ng mga tao, anak ng Diyos. Lahat ng mga mananampalataya, iniibig ng Diyos. Pero pag malapit ka sa Panginoon, tandaan mo, yung pabor niya pupunta sa iyo. Doon sa 12 disciples, tatlo doon ang malapit sa Panginoon. Peter, James, and John. Sila naging pillars of the church. Kahit pa lahat disipulo, pero ilan lang ang tumatanggap ng pabor ng Diyos. Glory to God, take note. Marami ka sigurong kasabayan na nagpa-interview. Pero magugulat ka kahit ang haba ng pila mo, ikaw pa rin ang uunahin ng Diyos. Kahit mas matataas ang mga kasabay mo, mas qualified sila at ikaw ay ano, first time lang, yet ikaw ang tatanggapin. Ang pabor ng Diyos mananatili sa iyo. Ito pa nakakatuwa. Meron po akong nakilala na may business po sila. Doon sa harap nila, I think ano, computer shops po ang kanyang business. So malakas po ang business niya. Malakas. Tapos, medyo
na ano sila yung palang na-threat sila, natakot sila, parang nagkaroon sila ng agang-agang kasi sa tapat nila, may nagtayo din ng ano, computer shop. May nagtayo. Ito nakakatawa. May computer shop siya. Tapos ang ginawa po nung kapila, mas mababa ng 5 piso. Ba talagang kinukumpetensya sila? Ito pa matindi. Yung sa kabila, mas malawak kaysa sa kanya, maliit lang yung computer shop niya. So natakot po siya, natakot. Sabi, Lord, nagbibigay naman ako sa inyo ng tithes eh. Eh, mas maganda yung sa kabila. Mas marami pupunta. Mas discounted. Alam niyo ba yun? Mas discounted. Ito po nangyari. Nagulat na lang siya, nagsarado yung kabila. After 6 months, nagsarado. Ngayon bakit? Ayun, ewan ko. Nahuli ata lahat yung mga program, puro pirated. Nahuli ng pulis. At nakumpis ka lahat. Amen. Huwag kang matakot. Ang pabor ng Diyos mananatili sa'yo. Basahin natin yung verse, 9. Lilingapin ko kayo at gagawin ko kayong mabunga. Pararamihin ko kayo at pagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo. Promise. Kung anong ipinangako ko, kung anong inilagay kong katumbas para sabing mahal kita, tutuparin ko. And I will always take care of you. Lilingapin kita. Lilingapin kita. Amen? So huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mag-alala. Pangako yan ng Diyos. Now, take note of this. Ulitin ko po ulit. Ang sarap pakinggan. Alam nyo, pag pumunta po minsan sa mga churches, ang daming mga tao, tuwan-tuwa po pag ang tinuturo blessing. Tama po ba yun? Tuwan-tuwa mga tao kasi naririnig na blessing. Kaya atin ang atin. Pero pag meron pong correction, lipat ng lipat. Yung mga ganun pong tao na ayaw po nilang sila sinesermonan. Gusto lang nila sila ini-encourage na yumaman. Yun po yung sinasabi. Pero tanda po natin to. Totoo na yayaman ka, totoo na pagpapalain ka, pero ang kondisyon palagi is this. Put God first. Make the Sabbath day a priority. Third, sundin mo. Carefully obey. Ingatan mong sundin ang lahat ng kanyang alituntunin. At sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Yun ang condition. Take note of this, ha? Lahat ng pangako ng Diyos may condition. All the promises of God has conditions. Amen? You want blessing? Then, fulfill and meet the condition. Pang-apat, sabi po rito, bibitin at aapaw ang suporta na pagpapala. Wow, di ka mabibitin. Busog ka, kapatid. Busog. Tuloy natin yung verse doon. Sabi po sa verse 10, kakainin ninyo ang matagal ng inilaan at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. Wow! Mapipilita ka mamigay. Mapipilita ka maging sharer, generous. Kasi hindi kayang tanggapin, hindi kayang magkasya sa iyong tinatawag nating kamalig, hindi magkakasya sa iyong storehouse ang blessing na ibibigay sa inyo, Lord. You can afford to be generous because God will overflow His blessing upon you. Alam nyo, may sinabi po ako minsan sa mga worker ko, you can only be merciful if you can afford to be merciful. Ewan ko kung naunawa nito. Pwede ka lang maging maawain kung kaya mo maging maawain. Anong ibig kong sabihin nito? Tandaan nito. Pag kayo po ay naawa sa isang tao pero wala kayong binibigay, wala kayong itinutulong, ang tawag lang doon, simpatya. Tama po ba yun? Ang tawag lang doon, simpatya. Wala ka talagang tulong. Ulitin ko, kung may pera ka, kung may blessing ka, kung meron ka material resources, at naawa ka, at nagbigay ka, yun ang tunay na awa. Tama po ba yun? Kasi kung awa ka ng awa, pero wala kang binibigay, ay puro ngawa lang yan.
Puro ngawa lang yan. Useless yung awa na yan. Useless ang yung pagiging maawain. Tandaan mo, mas masarap maging maawain kung meron kang tulong na ibinibigay. Tama po ba yon? Pero kung wala kang tulong, ang iyong awa, simpatya lang. Amen. Amen. Kaya sabi ito, aapaw. Aapaw ka. Sinong gusto umapaw? Sinong gusto umapaw? Sinong gusto umapaw? O, sige, ayaw niyo umapaw? Sige. Sinong gusto umapaw? Amen. Amen. Sige, taas lang po. Taas lang po. Bow your heads. Lord, ito po ang mga kamay na gusto magpagamit sa inyo. Ito po ang mga kamay na gusto umapaw para sa pangalan mo. Panginoon, bayaan niyo lahat ang hawakan nila. Sobra pong tagumpay, hindi po magkakasya sa kanilang bahay ang pagpapala. At sobra pong pagpapala na ito, Panginoon, wala po silang magagawa kundi ibigay, tumulong, at maging pagpapala sa iba. Bayaan niyo, Panginoon, magiging bukal ang kanilang buhay ng pagpapala sa maraming tao. All this, Lord, we pray. In Jesus' name, everybody say, Amen. 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 Kapatid, claim that. Hawakan mo yan. Hawakan mo yan. Nga lang, huwag ka na masyadong humawak sa blessing, ayaw mong pakawalan. Makasobrang hawak naman. Diba? Panlima, sabi po rito, sa atin itong pinaka-the best. Uy, kapatid, mawala na lahat kung ito. Itong pinaka-importante sa lahat, sa atin ang... Kapatid, pwede kang yaman mo pero walang Diyos sa iyo. Kapatid, pwedeng tagumpay ka sa lahat ng mga ginawa mo, mga tinatawag natin endeavor. Pero kung wala ang Diyos sa iyo, lahat yung walang kwenta. Praise God! Importante sa lahat, nasa iyo ang Diyos. Mawala ng lahat, wag lang ang Diyos. Naalala niyo ba na nagalit ang Diyos sa Israel? Doon sa Exodus, sabi ng Panginoon si kay Moses, umalis na kayo! Pumunta na kayo doon sa lupang pangako, pero hindi ako sasama sa inyo. Titigas ng ulo nyo. Sabi niya, pag sumama ako sa inyo, baka ako pa pumuksa sa inyo, baka ako pa pumatay sa inyo, sabi ng Diyos. Ano sabi ni Moses? Lord, kung ayaw mo kami, kung hindi ka sasama, sabi niya, kami alis dito. Gusto namin kasama ka, sabi ni Moses. Hindi. Sabi, kasi pag umalis kami nang wala kami, may mga kalaban kami, Panginoon. Anong sabi niyang Panginoon? O sige, padadala ko yung anghel. Siya ang pupuksa sa lahat ng inyong mga kaaway. So pumunta na kayo, lumayas na kayo. Huwag lang kayo titigil ito kasi nagalit na ako, baka patayin ko pa kayo, sabi ng Panginoon. Ano sabi ni Moses? Lord, kung hindi ka pa rin kahit padala mo sa amin ang anghel mo, kung hindi ka namin kasama, hindi kami alis dito. Ganun katindi si Moses. Bakit? Kasi yung anghel, kaya niya mag-teleport kahit saan. Tama po ba yun? Bilis ng anghel eh. Pero hindi siya omnipresent kahit katulad ng Diyos. Ng Diyos kahit saan naroon. Tama po ba yun? Ang anghel, binibigyan ng kapahayagan ng Diyos. He knows something, knowledgeable ang anghel, pero hindi sila all-knowing katulad ng Diyos. Tama po ba yun? Totoo, ang anghel, pag lumaban sa mga kalaban, libo sa isang taga lang. Libo, kaya mapatay ng isang anghel. They may be powerful, pero hindi sila katulad ng Diyos na almighty. Amen? So, hindi pa rin natin pagpapalit ang Diyos sa anumang bagay rito sa mundo. Siya pa rin ang dapat sa atin. Kaya, sa atin. Yung susunod na verse, sabi po sa Leviticus 26:11, at ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at ang aking sarili ay hindi mapopuot sa inyo. My presence will be in your midst. Kasama niyo ako. Kapatid, pagkasama mo ang Diyos, takot sa iyo, demonyo. Tama po ba yun? Maraming mga tao takot sa demonyo. Bakit? Kasi hindi nila nararamdaman ang presensya ng Diyos. Ngayon, nakakatawa po yan. Ang daming mga tao naniniwala sa horror movies. Tama po ba yun? Ang daming mga tao nanonood ng horror movies. Kaya kita mo, matatakotin. Pupunta lang sa banyo, pagpatay ang ilaw at walang ano, wala, kasi ano, pumutok po yung ano, yung bumbilya, ayaw ang pumasok sa banyo. Sasabihin pa doon sa kasama, diyan ka lang sa labas ha, huwag mo iwan. Di ba? Puro matatakotin.
Pag meron lang kumalabog, uy, may multo, may multo. Tumunog lang yung tinatawag na pinton, meron na naman. Nakaamoy lang ng kandila, meron daw espiritu. Lahat na ng pamahina naroon na, takot na takot. Di ba? Tanda mo, pag malakas ang iyong takot, mahina ang iyong pananampalataya. Amen? Pero kung malakas ang iyong pananampalataya, maliit ang iyong takot.